Hello guys, welcome back again sa aming channel. Magluluto kami ng napakasimple at napakasarap na aming version ng Chicken Yang Chow. Simulan natin tulutuin. Sobrang sarap ito. Ang sarap talaga maging Pinoy. For today, ang isi-share namin sa inyo yung version namin sa pagluluto ng Yang Chow. So, Pinoy Yang Chow. Hindi lang tayo maglalagay dito ng green peas. So, ayan. So, meron tayo ditong nilagang manok. So, pinakuluan namin ito. Hindi kami naghahalo ng kahit na anong asin o paminta sa pagpapakulo. Tubig lang. So, ayan. So, medyo mainit pa ito. Kaya, ang gagawin natin dyan, hihimayin natin ito. So, ayan. Kaya, medyo mainit pa. Kaya, siguraduhin natin na maglinis tayo ng ating mga kamay bago natin gawin ang proseso na ganito para mapanatili natin yung kalinisan ng ating pagkain. Sobrang init ba? Ito guys, nahimay na namin ang manok. So tingnan niyo maigi. So ganyan lang kasimple maghimay ng manok. Eh medyo mainit pa dahil kakapakulo pa lang namin ito ng ano, ng manok. So ayan. So ang mga ingredients na gagamitin natin dito bukod dito sa manok, syempre gagamit tayo dito ng kanin. Ito yung kanin kahapon. Ito yung napakasarap isangag yung kanin kahapon. O di ba? So ayan. And then ito yung kanin, iset aside muna natin at gagamit din tayo dito ng bawang, sibuyas at ang ginawa naming hiwa sa bawang is ganito lang kaliliit at ganun din sa sibuyas. At diba? Set aside natin ito at gagamit din tayo ng carrots. Ang ginawa naming hiwa sa carrots is yung parang hiwa na pang spaghetti, maliliit. So ayan. And then gagamit din tayo dito ng paminta at saka ng asin. At igamit din tayo dito ng isang pirasong hilaw na itlog. So yun yung mga ingredients na gamitin natin. Pwede rin tayong maglagay ng toyo, optional, para magkaroon ito ng magandang kulay at saka dagdag na konting alat para pampalasa. So yun yung mga ingredients na gamitin natin sa pagluluto nito. Pwede rin natin itong simulang lutuin. At bago natin ito simulang lutuin, meron tayo ditong maliit na ayan, tasa at maglalagay tayo ng isang pirasong hilaw na itlog. And make sure na yung shell ay hindi nakalagay dito sa ating itlog. Then, ibibit lang natin ito. Hindi na tayo maglalagay ng asin dito kasi may asin naman tayong ilalagay sa kanin. So ito guys, dahil nakapagpainit na kami ng mantika dito sa aming kawali, pwede na natin itong simulang lutuin. So, konti lang yung mantika na ilalagay natin dito. Ayan, ganyang kadami ay okay na yan. Una nating ilalagay is ang bawang. Hayaan natin na medyo mag golden brown ang kulay nito para mas mabango. Tandaan natin mas maraming bawang, mas masarap. Yan, mabilis ito nag golden brown kasi mainit yung mantika. Kaya lagyan na natin yung sibuyas. Napakasimple lang guys ng pagluluto nito. Ayan. Ang ganda ng kulay. Then, lagay natin ang carrots. Mas magandang lutuin yung ganito sa mga malalaking wok o malalaking kawali. Ilagay natin lahat ang carrots para hindi ito sayang. Mabilis itong maluluto kasi maliliit ang hiwa. Kaya kailangan natin itong kaagad haluin para hindi masyadong masunog. At make sure ang ating apoy is naka medium heat para maganda ang pagkakaluto.
Ngayon pa lang talaga naaamoy na yung aroma ng bawang sa sobrang dami ng aming inilagay. Then next step na gagawin natin dito, pwede nating ilagay itong itlog. Sa pagmimix ng itlog, ganito lang. Kailangan magawa niyong ganito. Yan. And sa puntong ito, pwede tayong magdagdag ng konting mantika. Yan. Kailangan tansyahin niyo yung paglalagay ng mantika, idepende niyo sa dami ng kanin. Kailangan magiging ganito ang inyong itlog. And then next step na gagawin natin dito, maglalagay tayo ng manok. Kumbaga yung mga sahog muna yung una nating iniluluto o iginigisa. Yan. Then halu-haluin natin ito. Diba't napakasimple ng pagluluto? So kung meron kayong green peas, mas maganda, mas makulay. Bukod doon, mas magiging malasa dahil magdadagdag din ng lasa ang paglalagay ng green peas. So sa magtatanong kung pwede ang maglagay ng gisantes, po pwede din. Pero huwag ilalagay ang sabaw ng gisantes. Sa puntong ito, okay na itong ganito. Pwede na natin ilagay ang kanin. Pagkalagay ng kanin, hayaan lang muna natin na ganyan. Maglagay tayo ng pampalasa katulad ng paminta. Saka ng asin. Saka ng konting toyo. Maglagay na din tayo ng toyo. Katulad ng sinabi ko kanina, optional. Yung dami naman ng toyo, konti, huwag naman yung sosobra. Para hindi naman masyadong napakaalat kasi naglagay na tayo ng asin kanina. Then haluin natin ito. Perfect para sa umagahan, pwede rin pantanghalian o hapunan. Depende sa inyo kung anong oras nyo ito kakainin. Kahit hindi na kayo maglagay ng ulam, sulit na dahil may nilagay na tayong manok. Kailangan halong-halo para yung kulay nito ay balanse. At saka talagang balanse din ang sahog. Ang gandang tingnan, di ba? Guys, nailuto na namin ang aming version ng Yang Chow Pinoy style chicken Yang Chow. So pwede rin kayong maglagay ng siling labuyo kung gusto nyo na maanghang na Yang Chow na ganito. Yan. Basta ang gagawin nyo lang, hihiwain nyo lang ang siling labuyo na maliliit and then isasama nyo yun sa gisa para mas lalong lumasa yung anghang nito. So ganun lang kasimple magluto nito. Sana nagustuhan nyo yung aming
yung preparation at kung paano namin ito iniluto. So napakasimple lang at napakasarap at napakamura ng mga ingredients, dahil una sa lahat yung kanin, yun yung kanin kahapon. So pwede yun yung mga tirang kanin na hindi maaksaya, 'di ba? So ganun kasimple. So hindi tayo nag-aaksaya ng pagkain, ginagawa natin ganitong ka-special, sarili nating version ng Pinoy style chicken yang chow. Kung ayaw niyo ng chicken, pwedeng isda. Mas masarap na isdang ilagay dito is yung galunggong. Basta make sure na itatanggalan niyo maigi ng tinex yun. Sana nagustuhan niyo aming pagluluto nito. Kaya huwag niyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas napakarami pang mga recipes na katulad nito na aming isinishare sa inyo sa araw-araw. So ayan, sana nagustuhan niyo. Magkita-kita ulit tayo bukas.